malakas ng witness protection natin para sa mga taong katulad ni Jun Lozada at ni Kenel Rabusa. Naalala nyo? Kasi siyempre kailangan proteksyonan nyo yung mga taong nalalagay sa panganib sapagkat saksi sila sa krimen. Anti-money laundering bill. Ito yung mga tao na nagtatago ng pera na nakaw. Drug lord, gambling lord, mga corrupt na mga tao sa gobyerno. Pinapalakas natin ang anti-money laundering bill para mahanap yung yaman na yan. Tayo ay isang archipelago, mga island, napapaligiran ng karagatan. Kailangan pangalagaan natin yan, yung soberenya natin, lalo na meron tayo isang kapitbahay na malaki na nagkaka-interes sa ating karagatan. Di ba? Alam niya, no? Yan yung Spratlys. Maritime Zones Bill. Para proteksyonan yung ating soberenya, yung ating kayamanang dagat. Ang mayakda, ang inyong likod, Roy Lugoles, napili po ng presidente ang panukalang batas na yan. Department of Information and Communication Technology, ito yung para sa mga call centers. Meron siguro kayo mga kapatid, anak, nagtatrabaho sa call centers, o kaya paggamit nyo ng telepono, pag-internet nyo, at maraming pang iba, pag Facebook. By the way, sino nagpa-Facebook dito? Gusto ko lang sabihin sa inyo, kanina po habang nag-iikot ako, kinukunan tayo ng litrato. Yung mga litrato na yan, mamayang gabi o kaya bukas ang umaga, ako mismo ang maglalagay sa Facebook dyan. Makikita nyo ang inyong mga pangangatawan doon sa Facebook. Modernization ng Bureau of Jail Management. Modernization ng Bureau of Corrections yung Muntinlupa, Iwahig, at yung Women's Correctional. At isang advocacy ako is Spratlys. Ito, importante. Soberenya natin, kayamanan natin, maaari langis natin nandyan. Isa ako sa naninindigan dito at isa ako sa parati na ikipagtalakayan pagdating sa issue ng Spratlys. Meron po tayo itong mga proyekto. Ito po, proyekto mula sa DOL, Department of Labor and Employment. Meron kami mga creek, pinapalinis namin sa mga tao nakatira doon, binabayaran namin sila. Meron tayong 264 na nagtatrabaho ngayon, paminsan-minsan at sinisweldohan ng DOL para linisin yung mga creek. Meron ba kayong ganyan dito sa First District? Ito naman yung TESDA. Asigurado meron kayong TESDA rito. 304 ang aking scholar sa TESDA. Ito yung mga kabataan na gustong makapagtrabaho pero kulang ng skills. Scholarship, meron po akong 1,340 scholars. Ito ay sa pamagitan na aking pagpaugnayan sa CHED, yung Commission on Higher Education. At PGH Referral. Pagpapadala ng mga presidente, financial assistance sa Philippine General Hospital. At may kita nyo, hindi lang po distrikto na ikinabang. Kahit taga District 1 ay nahihinabang. Sabagat siyempre, pag may lumapit sa akin, hindi ko po sila pinagkakaitan. Kaya sino man sa inyo, kung meron gustong matulungan na magamot sa Philippine General Hospital, yung medyo malalang sakit, huwag naman yung nilalagdat lang ng konti, kaya ho yun ang Barangay Health Center at ang ating hospital dito. Makakatulong po si Congressman Goles sa inyo. Bukas ang aking pintuan, pumunta lang kayo sa opisina ni Konsehal Rico Goles at doon bibigyan kayo ng referral sa PGH. Wala pong kuskus balubos yan. Basta lang mapatunayan na kayo ay residente ng Paranaque po. Mula lang sinimulan ko ito noong 2004, noong bumalik ako, mahigit 21,000 na ang nakinabang ko dito. At meron din tayong libreng palibing. Ayokong bagitin ito. Siyempre, nakakalungkot yung ganito klase mga litrato. Pero ano nyo, ang buhay, sabi nga nila, parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Kung sakaling umabot ang katapusan sa buhay ng isang mahal nyo, sa amin po sa 2nd District, meron kaming libreng palibing. Libre mo yan, walang pili. Basta papatunayan na kayo ay indigent o mahirap, libre po ang palibing. Meron ba kayong ganyan dito sa inyong lugar sa 1st District? Meron ba kayong ganun? Huh? Okay, sa amin po ay meron, walang tanong-tanong, walang pili.
Mula nung nagsimula ang 15th Congress noong July last year, 923 na. Kaya isipin nyo, halos araw-araw ay meron pong sumasama sa libreng palibing, 2,200 mula nung sinimulan ko ito. At siyempre kasama tayo sa mga debate, reproductive health debate, budget, ito po yung budget. Noong last year, inabot kami ng dalawang linggo, inabot kami ng alas 3 ng umaga para maaprobahan yung budget. Ito yung naaprobahan na namin yung budget. Andito si Speaker Belmonte at andito si Congressman Goles malapit sa kanya. Kami po nagtrabaho sa budget niya. At itong nakarang dalawang linggo, itong taon na ito, ganoon na naman, trabaho kami dalawang linggo. Natapos ito, halos ating gabi na. Andiyan si Speaker Belmonte, andiyan si Majority Leader Gonzales, at nandito sa likuran ni Speaker ang inyong lingkod, Congressman Goles. Kasama po sa pagtrabaho sa budget ng Pilipinas. Ito yung ako yung privilege speech tungkol sa spread list, tungkol sa passport, kasi mabagal ang pag-isa ng passport, tinayuan ko yan, tungkol sa enerhiya. At meron din tayong libreng wheelchair at saklay. Ayoko naman sabihin, baka mangailangan kayo dahil ayoko naman na mangyari sa inyo yan. Pero kung sakali lamang na mangailangan kayo, kahit na hindi po kayo taga first district, taga second district ng Parañaque, sapagat ito ay personal na manggagaling sa akin, personal na pondo ko, na ipon namin ng mag-asawa, pwede kayo makinabang dito. Basta't mapatunay lamang na kailangan nyo ng wheelchair sa loob ng isang linggo, i-deliver ang wheelchair sa inyo. Yung saklay, pwede rin para sa mga medyo hindi masyado malalang problema. Ito yung mga binibigyan namin ng wheelchair doon po sa 2nd District ng Parañaque. At pagdating sa mga sasakyan, kasi siyempre pinag-uusapan din sa sasakyan. Si Congressman Goles, noong unang termino niya, ito ang isang binigyan ng priority, sasakyan. Alam niyo ba kung gaano karami sasakyan na binigay ko noong unang term ko, 1992 to 1995? Isang Anfra, dalawang multicab, dalawang dump truck para sa lahat ng 16 na barangay ng Parañaque. Kasama yung lahat ng mga eskwelahan, pati sa Tambo Elementary. Suma total, mahigit 84 na mga sasakyan ang dinideliver ko. Hindi po 8, hindi 10, hindi 1 dozena, kundi 84 na mga sasakyan po. At bilang pangwakas, alam niyo, si Congressman Goles, marami nang tatanong, Congressman, ang dami mong project ka. Siguro marami kang pondo. Hindi po. Alam niyo, ang Congressman, Congressman ka ng Batanes, Congressman ka ng Quezon City, Iloilo, Romblon, sa Davao, o kaya Parañaque, pare-pareho lang po ang pondo hinahawakan ng Congressman. Sa mga nagtataka kung bakit parang napakarami ang proyekto ko, ang ibig sabihin lang yan ay talagang binabalik ko sa tao ang pondo na pinapahawak sa akin. Wala pong bawas yung pondo na, hindi po nilalagay sa ibang bagay. Naka-concentrate sa aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Kaya makikita nyo, meron tayong libreng palibing, maraming kali pinapasimento, napakarami mga covertwards pinapagawa, meron pang PGH program, may mga scholar, may mga pagpapalinis ng creek, pagpapasimento ng kali, at marami pang iba. Sabay-sabay po yan. At bilang pawakas, gusto kong iulat sa inyo at pagmalaki sa inyo na ako po matagal na nagsisilbi. Nagsilbi ako ng maapang panahon sa inyo. Naging Deputy Administrator ng Marina. Naging Postmaster General. Naging National Security Advisor. Humawak po ng malaking pondo. Humawak ng malalaking mga organisasyon. Pero gusto kong i-report sa inyo na si Congressman Goles po ni minsan kahit isang sentimo hindi po nagkakaso sa opisina ng ating Congressman. Malinis po. Yan ang sinasabi ko. Yan ang ibig kong sabihin tungkol sa responsableng gobyerno. So, yun lamang po. Maraming po salamat sa inyong masyagang pag-ibig. At muli ako na sapasalamat sa tumulong sa pag-organize itong papulong na ito. Si ating kaibigan Ernesto De Leon,
Ray Gumabaw, Kagawad Ray Gumabaw, si Boy Pinya sa Tupo sa Likuran, at si Kagawad Bon Tangke. Maraming salamat sa inyo. At alam ko tumulong din si Konsyal Eric Baez. Salamat, Eric. At yung pa mga leaders dito, mga presidente sa Seaside, sa Puyan, at maraming po iba.